بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Magandang araw po sa inyo lahat at sa mga oras na ito ang paksa po na pag-usapan natin ay kabilang po sa pinakamalapit na tao kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ang pinakaunang naniwala at sumuporta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam noong unang ibaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Quran at ang Islam. Siya ay naging isang propeta. Siya si Khadija bint Khuwailid, ang unang asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya si Khadija bint Khuwailid bin Asad al-Qurashiyya al-Asadiyya. So siya rin ay nagmula sa angkan o tribo ng Quraysh, na pinakamalaking tribo sa tinatawag na lugar na Makkah. Bago napangasawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Khadija bin Khuwailid ay merong naunang asawa si Khadija, ngunit sila ay naghiwalay. At sa pangalawang asawa ni Khadija, nung sila ay naghiwalay, ay nagunahan ang mga pinuno ng mga Quraysh, mga mayaman ng mga tao sa Makkah, dahil sa si Khadija bin Khuwailid ay nasa kanya ang apat na katangian na hinahanap ng bawat mga kalalakihan. Una rito ay nasa kanya ang malaking pamilya o yung angkan. Pangalawa ay nasa kanya yung tinatawag na kagandahan. Pangatlo, nasa kanya yung tinatawag na kagandahan at yung relihiyon, dahil siya ang pinakaunang naniwala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ganoon din na siya ay mayroong kayamanan. So nasa kanya yung apat na katangian na ito na hinahanap ng bawat kalalakihan. Bago yun ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isang mahirap. Dahil na sa namatay ang kanyang tatay nang siya ay tinatawag na pinagbubutis pa lang, ganoon din ang kanyang nanay ay namatay noong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sa edad na 4 o 5 taon. Pagkatapos ay siya ay kinupkup ng kanyang lolo, pagkatapos ay kinupkup naman siya ng kanyang tito na si Abu Talib. At dahil dito siya ay mahirap. Ngunit kilala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa katangian na pagiging tapat at mapagkakatiwalaan. So dito, kilala siya sa buong Makkah sa katangian ito. At si Khadija bin Khuwailid sa mga panahon na ito ay meron siyang kakayahan. At naghahanap siya ng mga tao na kung saan pwede niyang pag-utusan o pwede niyang kausapin na para siya yung mga lakal sa kayamanan ni Khadija. So dito, meron tinatawag na yung sharing sa tinatawag na business. So dito, ang isa sa mga pinipili niya ay ang tapat at mapagkakatiwalaan. Dahil dito ay narinig niya ang katangian ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pagiging tapat at mapagkakatiwalaan. At kilala yan si Propeta sallallahu alaihi wasallam bago pa siya naging propeta. So dahil dito ay kinausap niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung papayag siya na siya ay mangalakal sa pamagitan ng kayamanan ni Khadija. At syempre kapag ito ay kumita ay mayroong tinatawag na makukuha ang tao na nangalakal dito at mayroong din makukuha ang tao doon sa kinita nila yung may-ari ng kayamanan. So dahil dito ay ginawa rin ito, pumayag din si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay mangalakal sa lugar na Syam. Kung ito ay natatandaan niya sa sira, ito ay ginagawa ng mga taga-Makkah na sila ay nangangalakal sa lugar na Syam. At sila ay babalik at sila ay tinatawag na nagtitinda o nangangalakal sa pamagitan ng iba't ibang mga bagay na kinukuha nila sa Makkah tapos dinadala sa Syam. At ganoon din na kumukuha sila ng mga paninda galing ng Syam at dinadala nila sa lugar na Makkah. So dahil dito ay inutusan ni Khadija bin Khuwailid sa talino niya na inutusan niya si Maysara, isa sa kanyang mga tagapaglingkod, na tingnan mo kung ano ang gagawin ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil siya yung pinagkatiwalaan ko sa aking kayamanan. Dahil dito sila ay naglakbay, ngunit nabigla si Maysara na isa sa mga tagapaglingkod ni Khadija dahil sa katangian ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napakabuting tao ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nakita niya yung pagiging mabiyaya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
At dahil dito sa kanilang pangangalakal, ay halos lahat ng nangalakal sa panahon na yun ay ang pinakamaraming kumita ay si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Dahil dito, pagdating nila, galing ng Syam, ay ikinuwento ni Maysara kay Khadija ang kanyang nakita na nakakapagtaka mula sa katangian sallallahu alayhi wasallam. Dahil dito ay nagustuhan siya. Mas lalo pa siyang nagustuhan ni Khadija. Ngunit sa panahon na ito ay dahil nagustuhan siya ni Khadija ay hindi kumbaga sa kanila panahon ay kapintasan na ikaw ay tinatawag na ikaw ay mamanhikan. Isa yun sa tinatawag na kapintasan dahil ikaw ay babae sa kanila panahon. Ngunit ang kanyang ginawa si Khadija sa kanyang talino, subhanallah, ay kinausap niya ang kaibigan niya na si Nafisa, ang kanyang kaibigan na babae na si Nafisa, na kausapin niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na parang walang nangyaring usapan kay Khadija at saka kay tinatawag na Nafisa, na sila ay malapit na magkaibigan. Si Nafisa pumunta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kinausap niya na bakit hindi ka mag-asawa. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wala akong kakayahan. Ngunit sinabi niya na bakit hindi mo pakasalan si Khadija? Siya ay tinatawag na nasa kanya ang mga katangian ito na hinahanap ng lahat ng mga kalalakihan. At natuwa rin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pumayag siya. At kinausap niya ang kanyang tito na si Abu Talib at sila ay namanhikan at nagbigay ng tinatawag ng mahar sa kanyang tito ni Khadija. At doon nagsimula na pinakasalan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Khadija. Dito isa sa makukuha natin dito ay hindi po kapintasan na ang babae ay siya ang pumili sa tao na alam niya na mapagkakatiwalaan at ang tao na kung saan makikita niya na makakatulong sa kanya dito sa mundo at lalo na sa kabilang buhay. Hindi po ito kapintasan tulad ng ginawa ni Khadija radhiyallahu anha. At sa edad na ito ang edad ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nasa 25 at si Khadija naman ay nasa 40. Nasa 40 years si Khadija radhiyallahu anha. At dahil dito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at saka si Khadija ay sila ay biniyayaan ng 6 na anak. Kabilang dito ay 2 batang lalaki na si Abdullah at saka si Qasim. Kaya sa mga hadith, makikita natin na minsan ay nakikita natin yung, babasa natin yung Abul Qasim. Ay sino man ang gumawa nito, ay tunay na siya ay sumuway kay Abul Qasim. Dahil isa sa mga anak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay si Qasim. Pero itong mga anak niya na 2 mula kay Khadija, na si Abdullah at saka si Qasim ay sila ay pumanaw ng maliliit pa lamang. At 4 na kababaihan, si Ruqayyah, si Zainab, si Umm Kulthum, si Fatima. At lahat sila ay namatay nang nabubuhay pa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam maliban kay Fatima. Dahil sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ikaw ang pinakamalapit na susunod sa aking kamatayan. Isa ito sa mga himala ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, nang pagkaraan ng ilang buwan ay namatay si Fatima pagkatapos ng kamatayan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pangatlong anak na lalaki ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay si Ibrahim, na anak niya kay Maria al-Qibtiyya. Sa kanilang pamumuhay ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kabilang siya sa tinatawag na kilala sa kanyang pamilya, sa kanyang tribo, sa kanyang pagiging mabuting tao. At dahil dito naging maganda ang kanilang pagsasama. Sa unang pagbaba ng revelasyon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bago pa siya dumating sa edad na 40 years si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Khadija naman ay nasa 55 years sa mga panahon na ito. Bago yung dumating ay nagustuhan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay manatili sa Ghari Hira sa Jabal An-Nur. Merong tinatawag na kuweba ng Hira na kung saan gusto ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay magmuni-muni, tingnan niya ang mga nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala, sumamba kay Allah. Pero wala pang sala sa mga panahon na ito dahil hindi pa siya nagiging propeta. So dahil dito siya ay sinuportahan ni Khadija. Kabilang ito sa mga kainaman ni Khadija. Hindi yung ibang mga babae na kapag may gagawin ang kanyang asawa ay hindi sila nagbibigay ng suporta. Subhanallah. Pero dahil sa alam niya na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isang mabuting tao
At siya ay tinatawag na matalinong tao, ay sinuportahan niya. Pinaghahanda niya ng pagkain si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at sa buwan ng Ramadan ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya ay nanatili sa kuweba na Hira sa Jabal An-Nur. At sa eksaktong taon ng pagka 40 years, apat na po ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay bumaba sa kanya si Anghel Jibril na nagkatawang tao at kanyang niyakap si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang likod, at pagkatapos sinabi niya na ikra, at pagkatapos ay pinakawalan niya. At sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma ana biqari, hindi ako marunong magbasa. At muli niyakap niya, sinabi niya na ikra, ikra. At pagkatapos ng pangatlong beses ay sinabi ni Jibril, ikra bismi rabbikal ladhi khalaq, khalaqal insana min alaq. Hanggang sa tinatawag na ito yung pinakaunang halata na ibinaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang tinatawag na ikra. Ang ikra ay magbasa ka, magsaliksik ka ng kaalaman. Kabilang ito sa pagpapatunay ng Islam ay binigyang halaga ang kaalaman. Kaya pinakaunang ibinaba sa atin ay ang ikra. Ha? Ikra. At halata na ikra bismi rabbikal ladhi khalaq. Ha? Magsaliksik ka ng kaalaman, magbasa ka. Ha? Kabilang ito sa mga patunay ng Islam ay binigyan ng kainaman, importansya ang pagsasaliksik ng kaalaman. Dahil dito, siya ay natakot sa kanyang sarili at agad na bumaba, at sa sino mang umakyat dyan ay talaga namang napakalayo niyan, at napakahirap pa sa pag-akyat at sa pagbaba. So dapat bago ka umakyat doon ay nakaprepared, nakapaghanda ka sa iyong sarili, dahil ito ay may kalayuan. So nung siya ay bumaba, sinabi niya kay Khadija na zammiluni, zammiluni, zammiluni. Lagyan niya ako ng kumot, dahil sa sobrang takot niya siya ay nilalamig. At si Khadija bin Khuwailid ay nilagyan niya ng kumot, pinapahinga niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos ay tinanong niya, ano ang nangyari? At kinuwento sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang nangyari. Sabi niya na ito ang mga nangyari at ako ay natatakot sa aking sarili. Subhanallah. Ang napakagandang sagot ni Khadija nung nakita niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay kinakabahan, natatakot sa kanyang sarili, dahil ito ay unang pagbaba sa kanya ng revelasyon. Sinabi sa kanya ni Khadija na wallahi, hindi ka pababayaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaw ay mabuting tao, tumutulong sa mga mahihirap, tumutulong sa mga nangangailangan, mabuti sa iyong mga bisita, sa iyong mga kamag-anak, at ikaw ay naninindigan sa katotohanan. Kaya sinabi ni Khadija, wallahi la yukhzik Allahu abada. Tunay na hindi ka pababayaan ni Allah, dahil ikaw ay nasa iyo ang mga katangian ng mabuting tao. Kaya naging kumbaga naging mapanatag si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil sa mga salita na narinig niya kay Khadija radhiyallahu anha. At dahil dito ay pumunta sila kay Waraka bin Naufal. Si Waraka bin Naufal ay kamag-anak rin ni Khadija, na siya isang matanda na siya ay pumasok sa relihiyon ng Kristiyano. Pero yung naunang Kristiyano na sila ay sumasamba sa nag-iisang tagapaglika, yung naiwan na mensahe ni Propeta Jesus o si Isa alayhi salam. Hindi yung panibagong relihiyon ngayon na kung saan ay sumasamba sila sa tatlong Diyos. Okay? So sa panahon na yon, itong si Waraka bin Naufal ay siya ay nakapagbasa na marami sa mga kasulatan ng mga naunang mga kasulatan ni nung ipinaliwanag ni Khadija bint Khuwailid ang si Waraka bin Naufal. Sa mga oras na ito ay pumunta si Khadija, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ipinaliwanag ni Khadija at saka ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga nangyari kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ang sinabi sa kanya ni Waraka bin Naufal. Si Waraka bin Naufal ay siya ay nakapagbasa ng mga naunang mga kasulatan. So dahil dito sinabi niya na yan yung tinatawag na kasulatan na ibinaba kay tinatawag na Musa alayhis salam, kay Propeta Musa alayhis salam. So ito ay tanda ng pagiging propeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dahil dito sa mga panahon na ito ay sinabi sa kanya ni Waraka bin Naufal,
Ako ay hinihiling ko kay Allah subhanahu wa ta'ala na sa panahon na yun ay ako ay malakas pa. Sa panahon na ikaw ay itatakwil at palalabasin ng iyong mga pamilya sa iyong lugar. At nabigla si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang narinig. Dahil sa alam niya na siya ay mabuting tao at siya ay pinagkakatiwalaan at alam niya na ang mga taga-Makka ay nalulugod sila sa kanya. Pero sinabi ni Waraka bin Naufal, excuse me, na walang nagdala ng mensahe ng katulad ng sayo maliban lamang na sila ay pinalayas o tinatawag na pinahirapan ng kanilang mga nasyon. So dahil dito ay kabilang ito sa mga tanda ng pagiging propeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gaya na sinabi natin, si Khadija radiyallahu anha ay kabilang sa pinakamalapit na tao kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya pinakaunang tumulong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nagtanggol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabilang sa kainaman ni Khadija radiyallahu anha ay nabanggit na siya ang khairu nisaiha. Pinakamainam na kababaihan, pinakamainam sa mga kababaihan sa kanyang panahon. At nabanggit rin sa isang hadith na afdal nisa ahli jannah, pinakamainam na babae sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ang pinakamainam na babae sa kanyang panahon at ganun rin na siya ay kabilang sa pinakamainam na babae sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang sa kanyang kainaman, siya ang pinakaunang naniwala kay Propeta sallallahu alaihi wasallam at sumuporta sa kanya, hindi lamang sa kanyang kayamanan, sa kanyang gawain ay sinuporta niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabilang sa kanyang kainaman, ay dumating sa kanya si Anghel Jibril kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabi ni Anghel Jibril kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na darating sa iyo. Dahil nasa kwarto yun si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngayon sabi niya ay paparating si Khadija na siya ay may dalang pagkain sa iyo at sinabi nito na faqra alaiha salam min rabbiha wa minni, ay parating mo sa kanya ang kapayapaan mula sa kanyang Panginoon at mula sa akin. So kabilang ito sa kainaman ni Khadija bint Khuwailid at sinabi sa kanya na wabashirha bibaytin fil jannah, at balitaan mo siya na mabuting balita na mayroon siyang tahanan sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dito pa lang siya sa mundo ay binalitaan na siya ni Allah subhanahu wa ta'ala na mayroon siyang tinatawag na tahanan sa paraiso. Siya ay tao sa paraiso. At nabanggit na siya ang pinakamainam na babae o kabilang sa pinakamainam na babae sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagmamahal sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam noong siya ay nabubuhay pa ay ang Propeta sallallahu alaihi wasallam sa mga panahon na ito, 25 years na sila ay magkasama, ay hindi nag-asawa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng ibang babae. Maliban lamang nung pagkaraan ng kamatayan ni Khadija ay doon nag-asawa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At maging noong namatay na si Khadija ay kapag siya ay namimigay ng sadaka o kumakatay ng tinatawag ng mga kamelyo o kaya ay tupa, ay nagbibigay siya ng ibang o kakaunting mga karne doon sa mga kaibigan o mga kamag-anak ni Khadija dahil sa naalala niya pa rin si Khadija o yung mga kabutihan ni Khadija radiyallahu anha. Si Khadija ay namatay sa edad na 65. Namatay siya sa Makkah bago maghijra si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng 3 taon. At pagkaraan ng 3 araw o ilang araw ay namatay rin ang kanyang tito na si Abu Talib, kaya tinawag ito na taon ng kalungkutan, ang Amul Huzn, dahil ito ay sa panahon na namatay ang tito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang pinakamamahal na asawa na si Khadija radhiyallahu anha, na kung saan si Khadija radhiyallahu anha ay ang unang naniwala sa kanya, sumuporta sa kanya at nagpakita ng suporta, hindi lamang sa salita, sa gawain, sa kayamanan ay sinuporta ni Khadija radhiyallahu anha. Kaya isa sa kanyang mga kainaman ay binalitaan siya ng kanyang tahanan sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala at ipinarating sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kapayapaan, ganun rin kay mula kay Jibril alayhi salam. Kabilang lamang ito sa mga kainaman ni Khadija radhiyallahu anha. At dito po nagtatapos at ako po ay humihingi ng paumanhin kung maiksi lamang po minsan ang ating mga kwento sa mga sahaba o sa mga sahabiya katulad na nabanggit natin.
dahil hindi po natin makuha lahat dahil sa napakahaba po ng mga kwento ng ating mga sahaba o sahaba ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Dahil dito ay yung mga alam natin na mga importante lamang ay lahat naman importante ay yun po ang ating nabibigyan ng una babanggit sa ating pag-aaral. Nawa po ay gatipalan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat po muli ng bumati sa inyo. Nang assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nawa ay tanggapin sa inyo ni Allah subhanahu wa ta'ala ang inyong pag-aayuno at patnubayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.